samahan niyo po kami uli dahil makikilala naman natin at mapapanood ang second batch ng ating mga competitors. Medyo nakita niyo po na hinihimay-himay po ng mga judges natin ang mga competitors. Ano? Pero talagang naramdaman ko naman po, may pakistrikto pero okay, tama lang. Kasi kung ano yung mga champion na mapipili namin, it will be worth, okay? Good day, mga ka-beauty. This will be another exciting, beautiful, and a very funny day. Kaya welcome po sa aking Funny Serrano Salon. At last week po, nakita natin, di ba, na-witness natin ang first batch po ng aming mock-up competition of haircut and color, no? Competition yan. Of course, sponsored by L'Oreal personnel. And today po, eto na po ang second batch na talagang tatapat na sila, lalabanan, okay? Yabangan na talaga ito. This is our second day and final day ng ating competition. So, huwag na natin patagalin. Excited na rin po ako. Eto na po, tawagin na natin ang ating mga competitors, Batch 2! Yes! Go, 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 Deyo! Exciting! Yes. Ang nawawala! Okay, ayan na sila. Sige, pwesto na. And, katulad ng last week po natin, we will have the same judges na makakasama ko po dito. Of course, I would like to call the Director and Artistic Manager of L'Oreal Personnel, Miss Anna! Okay! Thank you! And my new friend, Higuchi. Okay, come in. Okay, thank you. Okay. So these are the... Okay, this is the second batch. So ito na ang gagawin natin. Lapitan uli natin yung bawat competitor. At, and we'll interview them regarding the yung creation they did for the color that they created. Okay? Alika na. Come on. Okay. Our Team A, Jun. Yes. So, Jun, explain mo sa amin. Oy, kakaiba naman to ah. Yes. Yung root nito, yung dinay ko siya na 6.66 from black hair ah. Okay. And then, yung highlight niya, ginamitan ko to ng Stooge Blend. Okay. Pero sandali lang, hindi ko inano. Tapos ito yung red, ng ano, direct naman to eh, red, kahit black, yung hair niya, pwedeng ma-red dun sa material ng Magical. Oh, anong ginamit mo dyan, Jun? Yes, yung red lang nung material nung ano. Magical? Merong... Meron din ng Magical Trust. Okay. The red. More vibrant color. And sa ng haircut, ano plano mo sa haircut? Bali, ang cutting ko lang dito, slicing na lang, tsaka yung blade yung gagawin. Yun na lang ang coco lang yung gagawin. Yes. Mm-hmm. And then layering lang siya na parang... Ang peg ko kasi dito parang sa bird lang siya. Okay. Parang feathers ang lalabas. Oh, sige, balikan ka namin, yes, ha. Oh. Okay, of course, Rodel. Hi. Team Rodel. Eto na. Yes. Okay. Iba naman ito. Oo. Meron siya mga parang very colorful combination, Miss Anna. Mm-hmm. Actually, ito, Tia, papapansin yung color ko sa kanya, no? Iba yung nandito sa left side niya, iba yung nasa back. Ito kasi nasa, ano, sa very light, ano to, sa 12.3. Tapos yung dito niya sa side niya, mula doon sa roots, mahogany red-brown to, Tia. Mm-hmm. Makikita mo sa kanya yung ayun, roots ayun, na iba, medyo darker. Yeah, yung pinaka-base, yung ito, nasa, kasama dito yan. Ito, hindi. Ah, iba pa to. Itong part lang ng harap niya, sa kaano, iba color sa likod, medyo 12.3. Okay. Kaya mas light yung medyo tuktok niya na ginawa po. Okay. Tapos nilagyan ko rin siya ng medyo funky highlights, syempre. Kinamita ko siya ng konting green and yellow in combination. Mapapansin mo sa back, meron din siya. Naglagay din ako parang accent lang. Okay. Accent lang, nilagay ko sa kanya. Ibig sabihin, Rodel,
buong ulo niya, bleach hinail. Yes, bleach ko muna siya. Ginamit ko na muna sa kanyang blunt studio. Kasi estudyante siya TF, pero black kasi yung hair niya. Oh, oh. Para kumapit lang yung mga light color, kinamitan ko siya ng ano. So, eto na yung mga colors. Yes, yung mga color na ginamit ko sa kanya. Okay. Sige, o bahala ka na sa haircut niyan, ha? Okay. Balikan ka namin later on. Okay. Okay. This is Nes Astilla po, the Vice President of PICA Interior. Okay? Thank you for coming. Oy! Hombre. Okay. Napapalakpak si Higuchi. Okay, ang kinulay ko sa kanya, 7.43, copper brown. Tapos, pre-bleach ko ang ilalim dahil gusto ko ma-achieve ang ombre na classical bob. Kasi usually, ang ombre ngayon, ang haba. Ito ngayon, gagawin ko sa ombre pero sa bob cut. Oh, feel ko tong ganito na parang crunchy lang ang ano, ang style niya. The blower mo pa yan. Blower ko yan later. Gugupitan pa mamaya yan, ano? Okay, and your model? Si Elaine Gallego. Elaine, thank you Elaine. Elaine. And wow, Deo, BC, wow. TF, Oh, merong mga ano, no? Merong mga parang silvery highlights ba to? Oo, yung ano ng left press ng ano, ng Via Light ng L'Oreal. Pero una, ang ginawa ko, kung napapansin mo kasi at TF, medyo para sa akin, Filipinize ko yung trend. Dahil ano, parang Filipino flag. Para medyo, kasi parang tingin ko, medyo ano, naging kawawa tayo. Kaya idaan natin sa beauty. Oo. Diba? Kaya nakita ko kasi ang... meron siyang blue. Oo. At saka ang... Blue and at reddish. At saka ang, ang hair natin, punong-puno ng reds. Kaya... Yes. Binigyan ko na lang ng light show. Okay. In fact, binleach ko lahat. Pero ito kasi aking pamangkin, nag-color pala siya ng hindi ko nakuha yung undercoat. Although okay naman, masaya okay naman sa nangyari. Yung cut na lang siguro. Yes. Bibigyan ko siya ng tinatawag nating eternal shape kasi inumpisahan ni Nancy Kwan yung the bob, diba? Pero imo-modernize naman natin. Okay. Pero in fairness, parang ang ganda na sana ng ganito, kumbaga linisyon na lang. Pero kung meron ka ibang style, go. Okay? So balikan ka namin kapatid, ha? Okay. And the final competitor, Bong Policarpo. Ang ano nito? Paano mo na-achieve yung color na yung buong? Una, TF, itong ating model, ay formerly model siya ng ibang competitor group. Okay. So, naka-bleach na siya, may growth, nag-bleach din ako. So, ang hirap magkulay pag meron previous color, and so hard to erase, even how good you are, a color artist you are. It's so hard to change the color. So, what I did, so nagkulay ako ng red, konting red lang, sandaling oras lang, then binilis ko ng twice. Ang nangyari, ito. So, yung red, nag-lighten, nagiging parang pink ang dating. Although, hindi siya pure na pantay, dahil alam natin, may mga previews. Then, gumamit ako ng blue. Okay. Core blue, yan, blue na, may blue naman tayo. So, ang gagawin ko dito, asymmetric short bob. Na, at sa likod, gagawa ako ng mga design na lips na permanente na hindi na pwedeng galawin. At pag ginalo mo TF, papaduin ko dalili mo. Okay. Kaya, look lang kami talaga later yes, on. Okay. So, yan, for the competition, ang gagawin kong design. I believe na sariling creation, original style, malaki makukuha ang puntos. Thank you. Yan, iiksiyan pa natin siya. Okay, sige. Yes. Exciting. Exciting, sinasabi mong flowers effect, ha? Sige. Lip. Ah, okay. Sige, okay. Thank you. Okay. This is it. Ayan na po. Umpisa na po. And then, after nyan, sa pinali po ng show natin later on, silang sampu po magsasama-sama na. And that's the time, i-announce na po namin ang winners. Champion, second runner-up, first runner-up. Sila po tatlo.
Okay? Okay? Sige, abangan po natin. Thank you. Cheap color, you must bleach the hair. Talaga, natin, no? Asian hair, red pigment, oh. At may previous color, it's so hard to erase. So, may violin siya, may violet, yellow, yeah. Violet, and blue, and then blue. Parang may pagka-fuchsia, no? Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa H-Rite TV, Cable Link, Channel 7. This is H-Rite TV. Uy, si Miss. Unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. My vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilabyan. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa H-Rite TV, Cable Link, Channel 7. Let's go, let's go. This is it. Okay, final checkup. Competitors, get ready. Woo. Okay, Ness Astilia. Okay. Ano ito, Ness? Come, come dito. Come, come. Okay. Ah, okay. Since kinulayan ko siya ng base color na copper brown, tapos ang procedure ko dito, sinadya ko siya na straight lang papunta doon. Ah. Pero pag bleach ko sa kanya, nilagyan ko muna ng hairpin. So para may guideline ako. Ayun, okay. Tapos after nang na-reach ko ang level 8, nilagyan ko siya ng 7.11, may konting patak ng iridescent para maging gray. Okay, okay. Tapos since bago ko siya ginupitan, tinanong ko muna siya kung ano ang pwede kong gawin sa kanya para at least she can go out without casual lang siya, hindi na yung kinakailangan ng without any fear factor na sabi parang gusto daw niya classic pero wearable. Okay. So yun ang ginawa ko sa kanya, that classic bob. Exactly. Na may ombre at okay. The same time parang may touch ng bayalad. Okay, yun kasi yun ngayon ang trend eh. Oh, sige. Okay, babalikan ka namin for the final decision na, ha? Okay, Rodel. Okay, kakaiba na naman ito sa'yo. So, yan, mapapansin mo, TF, meron siyang green, yellow, red. Oh, saan galing yung colors na yun? Bleach talaga muna? Oh, yes. Bleach first kasi para lahat ng color na gusto mo ma-achieve mo siya. Oo. Hindi pwedeng direct lang. Kailangan mas maganda.
pagkaganito mga competitions, kailangan lighted yung color mo, makita on stage. Or, pero bago mo ginawa ito mga fancy colors na to, may base color ka muna nilagay? May mga base color ako. Okay. Gets ko muna lahat, tapos sineparate ko siya yung mga part ng right side na to, i-back color niya to the roots hanggang to sa ano. Tapos nilagyan ko siya ng highlight na green. Okay. Mapapansin mo siya. Anong tapos, number ng anong number ng L'Oreal yung mga green? Ito 12 point, yung likod niya 12.3. Very 12. Light. It's a very light golden. And the yellow? Yes, yung yellow. Gold. I think it's gold, ano? Yellow gold. Yellow gold. Actually, yellow gold. So, pag nagpatong-patong sila, layering, yung harmony of colors, lumilitaw siya. Lumilitaw lahat para agad. So, notched down ang haircut niya. Meron pa. Okay. Okay. So, sige. Yes. Papapapansin mo kaya pati hindi ko. Yes, tinang ko. Nagyan ko siya para kahit liguluhin mo siya. Ganda pa rin. Tapos ganda pa rin siyang style na gadget. Okay. Fashion color pa rin siya. Okay. Wearable. Uso na ngayon ang mga ganitong color. Red, green, yellow, blue. Kailangan feisty lady ka niyan eh. Yung tapang ng dating mo eh. Okay. Thank you. Sige. Thanks, Rudel. Mr. Deo BC. Kamusta po ang Philippine flag? Oh, yeah. Pwede na ba natin itaas ang Philippine flag? In time, okay. Time for ano natin. Classic cut ang ginawa mo din. Ano? Classic cut din, ano? Oo, ganun din. Ayaw ko din masyadong lumalayo tayo sa eternal shape na tinatawag natin. Okay. Bob, pero it has a very, very light graduation. May konting layering ka pang gagawin dyan. Yeah. Okay, sige. Softening the baseline. Tapos, ito kasi, ano pa yung paborito ko itong classic na. Cut na ito eh. Especially, yung color naman, medyo ginawa ko siyang radiant na ganyan. Obvious yung ba? Oo. Yung rouge, hindi kasi pag Filipino, I think our skin, I mean Asian, works best with red tones. And binilagyan ko ng contrast na the 1.1 wherein Neftres wherein meron siyang beige at saka the darkest shade is blue black yeah, and then meron siyang violin, so may violin siya, may violet, you know, yes, meron yes. Siyang violet, may blue, and then rouge. Parang may pagka-fusion, no? Parang lilac. Lilac na. Oh, very, yes. Very light. Oh. This is the violin of L'Oreal. Magiral Mix. Magiral Mix. How many times apply? How many times apply? Full head, pre-lighted full head, three times. Yeah, twice on a 40 volume. And then the last is with 30 volume. So, and then I started. Okay. Okay. Parang the best example to Miss Anna ng talagang super monochromatic combination ng mga colors, ano? Okay. Sige, thank you. Babalikan ka namin, Sir Deo. So, June. Ay, iba naman ito, June, ano? Ay, nag-iba siya nung nagupitan na. Yes. Kasi kanina, hindi ganyan ang colors, eh. Yes, lumabas yung colors. Lumabas na siya, oo. So, parang nag-i-scramble siya na may red, na nag-i-gray. Pero more on earth tone colors, ano? With highlights. So, ano mga... Kali yung base ko lang naman dyan. Yes, yung base. 66 ng natural. And then, yung ginawa ko lang highlight para mabilis lang yung studio blonde lang nila. And then yung red niya na ginamit ko lang, accent lang siya para lumabas lang siya. In case na ma-layered ko na. Para may accent color lang, ano? Balikinat ko lang naman siya ng slicing. Puro slicing yung konti na lang siya. Para maglumabas siya kung saan mag-weigh yung hair niya. Pag-inspire niya. Parang punky lang yung ano.
summer. Wet and wild summer. Okay, thank you, June. Balikan namin. Okay, this is it. Ito ba yung ano? Yes, please, don't touch. May original design para magkaroon ng leaves. Oh, yes, cascading leaves of the back. At ayan ka, iha. Asymmetric bab, maigsi at mahaba, but layered. Okay. Nagkulay ako ng blue. Yes. Kawawang buhok. Okay. Yes, yes. Just to create my, ano, syempre, my wild imagination. Ganun talaga, sir, eh. Ma'am, it is a competition, although friendly competition, but all of us, we did our best. Yes. I told you, don't ano ha? Don't touch. Yes, that's my in every competition. Del, you know that you know the hair is so much damage. You know, it's so hard. Oh, ano, don't damage talaga siya. Yeah, to create my original style. This is it. Pero ibig sabihin, yes. Abong the whole hair niya, yung buong ulo niya talagang blinish talaga. Yes, bago really. Bago mo ilagay yung yes. Okay. Yes. Kailangan talaga, ano, PF. To achieve color, you must bleach the hair. Bleach talaga. Then, alam natin, burado, no? Asian hair, red pigment, at may previous color, it's so hard to erase. Oo. So, kailangan, para ma-lighten, bleach dito, bleach doon, kawawaan mo din. Actually, yes. Every color tone niya, yes. Medyo monochromatic pa rin. Yes. No? Hindi siya yung one color. So, lang. Sa root, black yan, may regrowth ng 1.5 inch. So, one time ko lang siyang binilis doon para dark light lighter. Okay. Yeah. So, yan. Okay. So, ready ka na for the result? Yes, ma'am. Okay. Sige, we'll get back to you. Halika na. Let's go. Naku, eto na po. Eto na yung ano, medyo exciting moment kasi ang pudra kami sa war room at eto na yung assessment. Banggaan na ng utak to kung ano yung mga gusto namin, sino mga winners namin. Abangan nyo po, okay? Tuturuan mo sila kung di ipapakita mo sa kanila yung example. Na paano maging leader? You have to be the model. Correct. So you cannot teach something that you do not practice, correct? Exactly. So yun, malaking bagay yun. Natututo ka maging disiplinado, di ba? Yes. Kasi pag nakita nila yung papariwala ka, they will do the same thing, di ba? Ano na nararamdaman mo pag may dumarating naman? Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa H-Rite TV, Cable Link, Channel 7. This is H-Rite TV. Ang dami ng peke sa world. Unfair! Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer, yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare, Unilab yan. This program is brought to you by 8Tribe Media Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa H-Rite TV, Cable Link, Channel 7. Okay, habang hinihintay po natin yung pinaka-highlight po ng show natin, ang competition natin, gusto ko munang relax ako ngayon, di ba dapat? Okay, magpasalamat muna po ako in advance ha, sa A-Tri Media na siyang naging sponsor po natin para sa cash prizes ng ating mga winner. At syempre, sa kanila din manggagaling yung mga gift packs ng ating, yung talagang feel na feel ko ngayon, soap, ang Aura Soap. Thank you po, A-Tri Media. Salamat sa pagmamahal niyo po sa akin. At syempre, isang malaking wow. Isang malaking wow talaga na matutuwa yung mga winners. Hindi nila alam yung mga cash prizes sila matatanggap. At syempre, habang nag-relax ako,
itong special segment kong to, hindi pwedeng mawala. Ito yung talagang nakipagtsikahan po ako sa mga, yung tinatawag natin mga iconic figures sa fashion industry, sa beauty industry. So, andito na po siya. Kahit anong busy, pinagbigyan ng inyong kapatid, okay? Okay, asa na yung guest natin? Ready na siya? Ready na pa ako, nag-aantay dito. Ay! Late ka, kanina pa ako dito. Mga ka-beauty, Mr. Jesse Mendez! Maganda nga ako po. Kanina pa ako dito. Ano ay, naku, sorry. Alam mo naman itong kapatid mo, napaka-busy lagi. It's okay. At saka alam mo, itong show na to, lagi nang gugulat. Minsan mukha na akong tanga dito. Ano pala, andiyan ka na pala. Anyway. Pero okay lang. Masaya naman ako. Okay. Thank you. Naku, ako magpapa-thank you, syempre. Talagang sure. Sinabi ko doon sa PA ko, bago tumawag sa'yo, siguraduhin yung darating yan, no? Oo naman, basta ikaw. Walang problema. Anytime. Okay, first question. Magkaedad ba tayo? Bakit? You know, we have better topics to talk about, you know? Huwag natin pag-usapan yung age. And then, ano, you know what? So, nung nag-i-start ako sa beauty industry as a makeup partner dresser, isa po si Jesse Mendez na laging parang inilalaban sa akin, tinatapat. Hindi nila alam. We are best friends. Tama. Dinner kami. Ito po nagturo sa akin pa paano talaga yung proper drinking of red wine and white wine. Ito nagturo sa akin. Okay, in-enjoy ko naman, di ba? Pero sa totoo lang. Ngayon marunong na marunong ka. Oo naman. Kahit wala ka, pag-order ko eh. Pag yung karne, beef. Red. Pag beef, red wine. Siyempre. Oo. Tapos seafood. Oo. Seafood, white wine. There you yan, go. Oo. Kaya lang eh, pag ito ang katsikahan mo talaga, napakasarap at tawanan kami ng tawanan. Ang mga jokes namin, kung may nakakarinig na ibang tao, akala mga magkaaway tayo. Tama. Ganun, nilaitan kaming dalawa. Tama. Anyway, unang gusto ko tapos salamatan kasi isa ka sa mga naging inspiration ko. Thank you. Same here, you know. Same here. No, walang walang halong biro. Kasi halos sabay tayo nag-start. Yes, sabi mo nga, ang mga tao noon, pinagpa-Paris tayo. Kasi pareho tayo noon nasa movie world, di ba? Fashion mga artista, movie world. Yes, mga models. Oh. So, ang nangyayari, they try to compare us. What you said, ang hindi nila alam, we are that close. Yes. At talagang every week, yung women's magazine, yung makeover magazine mo, kung saan ikaw yung parang ikaw yung ano nila, in-house makeup artist eh. Correct. Naku, excited before ako. And after. Yes, excited ako. Every week na makabili agad ng magazine. Salamat na yun. Naman. Tapos nangarap ako, kailan kaya ako makakaroon ng ganito? Na meron akong mga mini-makeup at makakover ng magazine tsaka yung makeover. Ayun. Wala naman ako mga TV show katulad mo. Ang dami mo ng TV show and I'm happy that you have this one again. Yes. Ay, ito, ano ko to? Advocacy to? Hindi yung parang another feather to my cap na parang, no, ito para sa movie, sa ating beauty industry. That's good to know. Okay. Jesse, serious question, ano? Okay, sige. Paano ka nag-umpisa sa beauty industry? Nag-aral ka ba? Whatever. Nag-aral ako nung may pera na ako. Pero nagsimula ako, widow rin. Di ba? Right after my college sa UST, okay. I took up fine arts. Nag-design din ako ng damit. Okay. Pagkatapos nun, hindi ko parang feel masyado. Yung shop na pinapagtrabuhan ko as a fashion designer, sa baba, mayroong salon. Okay. So pagkahapon, tapos na ako, bababa ako ngayon sa salon. Nakikita ko sila. Ang babaw ng dahilan ko, hindi ako na-inspire sa ginagawa nila. Na-inspire ako sa tip nila. Pareho tayo. Bakit silang may tip? Ako, wala. Sige, okay. Di ba? Pag may nag-aabot na ng cash prize na, di ba? Unti-unti, tinitignan ko sila ting hapon. Yan, tinray ko. Pareho tayo, kapatid. Ako din,
sa follow naman ako nag-umpisa, baliktad tayo bago ako naging designer. Ayun. Pero ang puso ko noon, nagpupunta ako doon sa gate ng ano, sa gate ng UST, nakakita ako doon mga nasa damuhan at para sila nagdo-drawing na gano'n. Sabi ko, yung fine arts yata nilang ano doon, yes, course. Yes, oo. Yes. Sabi ko, feel ko to, pero wala, napakataas ng yung fee para makapag-aral ka doon. Ayun, ang baksa ko, isang parlor sa salon kay Tami Candelaria. I remember you know, it. Oo, remember mo yun. Di ba sa Itiaga yes. yun, sa Mekiapo? Yes, wala lang ako talagang ano doon, wala akong desire na maging makeup artist o hairdresser. Kaya lang, ang una ko trabaho, nagwawalis ng book sa flooring, okay. Tapos tagatawag ng taxi. Okay. Ngayon, nakita ko, nakakaingit. Malaki ang big tip na binibigay sa mga makeup artist. Pareho tayo ng objective. Nako! Ang ginawa ko, pag uwi, umuuwi ako, yung mga katulong ng mga kapitbahay ko, minimakeupan ko, doon ako nag-aaral. So ayun, ang kasi natuto ko. Ang nakakatuwa doon, kumbaga, itong mga inumpisa natin trabaho, ito ngayon ang nagbigay sa atin ng recognition. Oo naman. Para, after all these years, di ba? The love for our, yes. The art, and making people look good and yes. feel good, di ba? Bukod sa talent na binigay sa akin ng Panginoon, itong pagiging makeup artist, hairdresser, na bumuhay ng pamilya ko, di ba? Ano pa ang naitulong sa iyo ng pagiging hairdresser, makeup artist? Marami. Yung pagiging boss ka, marami kang matututunan kasi hindi naman tuturuan mo sila kundi ipapakita mo sa kanila yung example. Na paano maging leader? You have to be the model. Correct. So you cannot teach something that you do not practice, correct? Exactly. So yun, malaking bagay yun. Natututo ka maging disiplinado, di ba? Yes. Kasi pag nakita nila yung papariwala ka, they will do the same thing, di ba? Ano nararamdaman mo pag may tumarating ng mga celebrities na first time mong makita na itatry ka? Ah, siyempre, no? Kasi nai-starstruck tayo. Tayo. Pero nagpapalata ka ba? Starstruck ka? Talaga? Bakit hindi? Natutuwa sila, siyempre, di ba? Ako hindi, tinatago ko kasi nininervyos ako. Kaya hindi ko pinahalata, nagiging tahimik lang ako. Kasi pag pinakita ko, ang nervyos ko, baka wala akong magawa. Ako hindi ako din na nervyos, na-excite ako. Starstruck nga eh. Iba na naman tayo. And then, kailan mo naramdaman na umarrive ka na? Arrive ng beauty ko sa industry. Naramdaman ko ba yun? Parang hindi naman. Yun. Ako naramdaman ko. Hindi naman. Parang hanggang ngayon nga, di ba? At up to now, I still work days a week, you know? Ako naramdaman ko, nung meron ng mga bumabalik na customer, o meron ng dumarating na customer na nirekomenda ng mga... Okay. Yun ang ibig sabihin. Kung yun lang gusto mong sabihin, siyempre, mapipil mo yun. Pero diba? Yung arrive, parang yumabang ka na, Kasi hindi. Kung naging ganun tayo, we will not be in our position now. Yes. At hindi kita friend kung ganun ka. Ako rin. Alam mo kami dalawa ni Jesse, minsan hindi kami makikita rito ng matagal. Pag nakita kami, para bang kahapon lang kami huli nagkita. Yun. Kaya yung mga... Yun talaga magkaibigan. Yes. Diba? Makikita ulit tayo, hindi ba? Meron naman tayo isang award night. Sabi ko, sa Sabado pa lang. Yes. Anyway, another ano, alam ko ang love life nyo. Yun ang inggit ko, may family ka. Okay naman. Yung mga anak mo, talagang ang laki na itutulong sa'yo ngayon. Ang eldest daughter ko, nasa makeup na rin. Yes. Yung youngest ko naman, nasa administration. Tunutulungan niya kami sa mga paperwork. Meron ang tatanong sa akin, nung malaman ikaw yung guest namin, sabi, tanong mo nga, pag meron ka daw naturuan na talent mo sa salon, okay, umarangkada na yung beauty niya. Okay. Lumayas. Okay. O nasalot. Okay. Anong pakiramdam daw? Ako,
basta maging successful lang sila, maligaya na ako. Pero yung idea na palipat-lipat sila ng ibang salon, iba't ibang salon, eh para silang kangkarot, di ba? Correct. Ang tinatawag kong success, yung pagkagaling sa akin, magtatayo ng sariling salon. Yeah. Yan ang tinatawag kong success. Yes. Di ba? Kaya habang nasa sa salon ko pa, tinuturuan ko sila na gawin nyo itong parang training ground para pagka marami na kayong client, nag-ipon kayo with or without tip, as ikasuhin nyo yung customers, saka kayo magtayo ng sarili nyo shop. Meron kayong sarili yung followers, di ba? Yes, correct. That is what you call success. At ang pinaka-importante is yung bang huwag mong siraan yung pinanggalingan mong salon. Yung pinanggalingan mong amon tumulong sa'yo. Meron talagang gano'n? Meron eh. Ako pag nababalitaan ko yung gano'n, okay lang. Prayers eh, yun ang panlaban nila. And true enough, hindi ko sinusunog yung tulay. Kasi alam ko, babalik uli sila dyan, tutulay uli sila yung pabalik sa'yo. Correct. At yung pwesto nila, hindi ko ginagalaw. True enough, talagang wala pang 2 buwan o 3 buwan, kakatok na uli sa'yo yan at babalik. Meron talagang puwerte, di ba? Yes. Naku, may marami kami mga experiences na yung mga salon owners yard. Ang payo lang namin po ni Jesse, no? Okay. Maging matatagpo kayo sa problema sa pag-aasikaso ng salon. Yun, eh. Akala nila kasi, akala nila something na wow, ang sarap. Hindi. Hanggang ngayon every day you encounter situations. Customer, I don't want to call it problems, I call it situations para madali i-handle, di ba? Dumarating yan eh, you know. It's how you look at the situations. Nakukulangan ako sa oras ng segment na to. Kung pwede nga lang eh. Pwede ba buong show kami? Oo nga. Jesse Manoog, mag-usap. Hindi kayo naubos ng topic nito. Anyway, kapatid, thank you very much. Maraming salamat, my dear friend. Sa'yo, sa oras mo. Anytime, Andot. Just tell me, I'll be here. Okay. For you. Basta ikaw. Thank you po. Salamat po. Thank you. Then, Miss A! Yes. Paano, anong ginawa natin dito? Okay. Ang ginawa nating batayan are divided into 3. So, yung first po is yung cut. Okay. Of course, no? So, yung mga input si Mr. Higuchi dyan. Yes. Kayo din po, yung cut. And then, second is yung kanyang styling. Okay. Styling. So, dapat medyo updated, hindi mukhang luma. Versatility is also... Alam mo, Miss Anna, okay lang na mabalitan ko yung mga starting up salons, ano, na ganyan ang sistema. Pero minababalitaan ko na mga high quality, yung mga high-end na mga salons talaga, na hanggang ngayon gumagamit din sila para lang mas mataas ang kitain. Akakalungkot, di ba? Yes. Kasi unang-una na po, mga kapatid, mga ka-beauty, gusto ko lang sabihin sa inyo na talagang yung paggamit po, anything na fake, sa buhay natin, nakakasira po yan. Nakakatipid. Hindi ka nakakatipid. Kasi oras na ma-experience mo yung kasiraan ng paggamit ng fake, mas malaking gastos. Correct. Pagdating po sa hair, yan na yung tinatawag natin, nakakaroon din ng cancer. Correct. Ang anit natin, ang buhok natin, nadadamage, ang split end. Kaya, panawagan din po ito sa mga salon owners at saka mga user, mga customers. It's truly a big crime pag gumamit ka ng fake sa iyong buhay. Lalo-lalo na gusto nyo gumanda, gagamit ka ng fake. Eh, wala. Papunta ka sa kapangitan yung gagawin mo yan. Okay, question, ha? Sa inyo, no, yung mga starting up salons, paano ba sila kukunik sa inyo? Kasi natatakot sila, syempre sila, pag sinabing L'Oreal, naku, umpisa pa lang ako, parang baka masyadong mahal. All yung mga ating kliyente who would like to start up a salon, most welcome sila sa atin. And I can proudly say that L'Oreal will support them and groom them to become even one of the top and the best. Kahit wow. Sabihin natin nagsisimula pa lang. Oo. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa HRI TV, Cable Link, Channel 7.
This is HRI-TV. Your son is a remarkable young man. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. My clients are quite dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. Is brought to you by 8TriMedia Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa 8TriTV Cable Link Channel 7. Light na ganun, right? No? Even okay. Yung the way it is parang distributed, malabo. Okay, meto. Okay. Ayan, this one. Oh! Very. Ah! Yes. Nice color. Oh, yes. Ito na po yung moment na pinakahihintay natin. Medyo nakakanerbiyo at the same time exciting. Kasi talagang eto na, yung mga winners po natin na talagang pinagpilian namin, banggaan kami ng utak ng mga judges natin. Hi, medyo mahigpit ang dalawa kong kasamang judge. Medyo iba ang kanilang pananaw pero pinag-aralan ko, correct, tama sila yung mga winners na napili nila. So wag na po natin patagalin, okay? Tawagin ko po ang first batch, okay? Okay. Can I call on my co-judges, Miss A, Miss Anna of L'Oreal, and Higuchi? Okay. First, ano, sandali. Pasalamat ko muna kayong lahat, oh. Sila po yung mga officers and members ko po sa Philippine International Cosmetology Association. Talagang nakipaglaro sa amin. Kumbaga itong makeup competition namin, ang haircut and color, talagang nakipagsaya sila para po sa mga susunod na batch po ng mga sasali dito. Kung sino ka man na interesado ka, haircutter, hair colorist, makeup artist, every month po, meron tayo ditong ganitong segment. May ganito tayo dito sa show ko na competition.
Kaya mag-ready po kayo. Ang pinakita po namin, yung parang peg lang, no? Sample po kung anong dapat yung gawin. Pero, masaya, no? Pero, medyo may pakistrikto ang mga judges natin. Miss A! Yes po. Paano, anong ginawa natin dito? Okay. Ang ginawa nating batayan are divided into three. So, yung first po is yung cut. Okay. Of course, no? So, may mga input si Mr. Higuchi dyan. Yes. Kayo din po, yung cut. And then, second is yung kanyang styling. Okay. Styling. So, dapat medyo updated, hindi mukhang luma. Versatility is also a component of yung styling. Na okay. Iba-iba ba yung yes. style nito. Now, yung sumunod naman po is color. Oo, yun ang maraming yun ano yung madami pong mga requirements. Ano po yung tinignan natin? One would be creativity. Yes. Okay, creativity. Mm-hmm. But, hindi lang po creativity na basta na lang maglaro ng kulay. There should always be technique. So, technique, malinis ba yung application, malinis yung segregation, that is technique. Okay, saan, Pinwesto and all. Third, at hindi mawawala na lagi sa ano, is yes, you achieved yung color, pero how is the integrity of the hair? So, maganda pa rin dapat ang hibla ng buhok at hindi nasira. Hindi patay. Hindi patay. Hindi namatay. Hindi walang namatay. Walang namatay, walang ililibing. Okay. And panghuli po is yung wearability. Is this style something that yung ating market o yung ating client no. would love to have? Yung mga so, excited yun sila. Yes, I would like nila. That. No, no. Gusto ko yan. Feel ko yan. Okay. Gusto ko yan. Ayan. Narinig niyo po. Ayun. Okay. So this is it. Ang grand prizes po natin sa ating mga winners, meron tayong, of course, gifts, no? From L'Oreal Personal and Panasirano. May trophy! Okay. And of course, meron ding cash prize! Pero bago ang lahat, lahat po kayo, meron kayong certificate of participation na bibigyan na, ibibigay po ng ating napaka-very special guest. Kanina na-interview na namin at ang dami ko na nakuha sa kanyang mga, yung mga, kung ano-anong mga bagay na dapat talagang pantulong sa mga salon owners, mga hairstylist, makeup artist. Where is my good friend, Mr. Jesse Mendez? Thank you. Oh, special guest ka dito, pero uutusan ka lang namin, ha? Oh, ibang klase. Asa na yung ano namin, yung mga trophy namin. Okay, ay trophy. Yung certificate. Oh, ayan. Galing sa Cavite! Mr. Edwin Samos! Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa HRI TV Cable Link Channel 7. This is HRI TV. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman ito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa HRI Media Broadcasting Network. This program is brought to you by HRI Media Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa HRI TV Cable Link Channel 7. Pakitawag na lang po natin kung sino pagbibigyan natin. Ito ay Gloria Katipunan. Gloria okay. Katipunan. Yes.
The next one is Rodel Bautista. Rodel Bautista. And then Mr. Dio Bisi. Dio Bisi. Congratulations. This is the last one. No, marami pa. Albert Motok. Ito pa po, Ness. Okay, Mr. Ness Astilla. Yeah! Thank you. Miss Beth Carlson. Yeah! Congratulations, Beth. Mr. June LaGuardia. Yeah! Bong Policarpio. Yay! Congratulations. And Mr. Edwin Samat, my friend. Congratulations. And last one, Miss Alvin Yambao. Thank you, my good friend. Alam mo ko, ako sa inyo, ito mararamdaman ko, I'm honored si Jesse Mendez na nagbigay sa akin. One of the icons sa atin, beauty industry, ang makababata ba tayo? Ah! Oo naman! Makababata. Yes, dapat lang. We would like to thank, of course, S.M. Watson, yung minigong sa amin, yung award, recognition award sa atin. Correct. As the masters, pioneers in the beauty. Parang ang tanda na natin, sinabing pioneer. Oo, ayun, kung nasabi ko, parang pang ano yata ito. The masters na lang. The masters, it's okay. Jesse Mendez, Manny Serrano, so and much, yeah. James Cooper po. Yes. Okay, ready na kayo? Okay, ready na yung ano namin. Asan na? Pakibigay na po sa amin dito, please. Second runner-up muna po tayo. Oo. Ready na. Oh, second runner-up? Okay, sige, bigay nyo na muna po sa amin. Dave, ha? Para, okay. And then the champion, of course. Napag-utusan po natin. Yes, and then this is the second runner-up, the first runner-up, and the champion. Ha? Teka muna, ninetas ako. Okay, ito na. Our second runner-up! Okay, surprisingly, talaga ako nagulat din siya lumabas. Our second runner-up po is Mr. Alvin Yambao. Yes. And then gift for Alvin. Thank you. Dito lang po kayo. Okay. Ito na po, gusto ko makasigurado eh. Ang first runner up. Galing sa Cavite. Okay. Edwin. Okay na. Okay. Nako, eto na. Yes. Okay. Nako, dito kami nagtagal eh. Kasi ang dami kong tinanong. Talagang si Miss A. Talagang buong puso naman niyang pinaliwanag sa akin bakit ito napili na ni Higuchi na ano na winner. Okay. Ready na? Yeah! Our champion, the first competition dito po sa ating It's a Very Funny Day for Haircut Color. Woo!
Jack Welcome. Yes, okay. Thank you, thank you. Mga winners, winners. Winners, winners. Okay, winners, winners. Thank you, thank you. Thank you po sa inyong lahat. This is one of the highlights ng ating show. Every month po, meron po tayong ganitong competition. Pangako po namin sa inyo, every show po namin will be a... God bless, God bless, God bless po. Thank you. Thank you. Gulat ka? Ako din nagulat sa kanina. Okay, okay. Tayo na papakwentuhan kanina, di ba? Yung mga tinatawag nating halimaw sa mga pag-deal. Ako naka-encounter na rin ng mga future mga brides na medyo ang hila kausap. Naka-encounter ka na ba ng ano, yung okay, lahat ng ni-request niya, lahat ng hiningi niya, binigay mo, ginawa mo. Pero after that, hindi siya naging satisfied. Anong nangyayari? Actually, halos I cannot recall of an instance. Okay. Talagang tipong, wow, minsan nag-aagawan ng eksena yung dalawa eh. Alika, ito po yung mga sample po niya, mga classic touch niya. Ito yung mga suit. Oh, meron dito, gustong-gusto ko ito. Yan yung classic, classic suit, no? Oh. Pero of course, you give a twist. Kailangan lagyan mo siya ng... satin piping para maganda pero hindi makintab. No. H-Tri Media Pro Incorporated. This is H-Tri TV. Pag lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck cover.